Bowl. Perya, Lagarap, Bangasiran. Kapag kami nakita kayong drop ball sa Bangasiran ngayon, sabihin niyo sa akin, i-relieve ko yung Chico Pulis. Eh, hindi ko, pag may nakita kayo, i-report niyo sa akin, i-relieve ko yung Chico Pulis. Ano ba yung mga tungkol sa man sa waiting sa ano yung ano? Kasi may mga nahuling kwan, mga cobrador lang, walang maintainer, so waiting lord ang nahuli. Ah, siyempre, kung nga eh, ang sabi niyo ka? Mga cobrador lang nahuli. Cobrador, dire-direcho, hindi namin papayagan yung walang authority na number games. Dire-direcho ang kanya, anong kampanya. Dire-direcho. So wala ko ba tayong timetable para matapos itong para matutukan itong nasabing Ah, eh, paano wala gawin ng timetable eh, bigla lang susulpot dyan. Hindi ko naman control yung kanilang kaisipan. Pero itong challenge ko sa inyo, sabihin sa akin kung may drop ball, pabubuntahan ko at pag may nahuli, i-relieve ko yung chief of police. Challenge mo, nakikita po ninyo, nakaharapin yung aso ay si RD ng Towan, sir. Paring yung difficulty na, because I, parang ako nakatali kamay ko, di ba? Hindi ako full-fledged eh. I cannot just transfer people. That's one. Sir, may order po si Juan, si General Marquez, noong Monday, tungkol sa all of our waiting at peryahan. Ano po yung, matutuloy niyo ba? Okay, yun. Narinig niyo yung speech ko kanina? Yeah. Diba? Sinabi ko doon. All orders remain to be in effect until rescinded, sabi ko kanina. So in short, what the former commander has directed to be done, that will continuously be done until I say so. Which most likely, hindi ko naman nire-resign yun. Diba? Yung trabaho ko natin yan. Ang greatest challenge, honestly, for as long as we all cooperate, the people, the community, the policemen, the media, all of us cooperate, I don't see any difficulty. Ako, hindi ako negative. Ako always positive. Ako. Kaya sabi mo, nakita niyo ako kanina, ngumingiti nga ako dun sa harapan. Kasi, hindi naman ako umatras sa laban. Kung bibigyan nila sa akin, talagang I will grab it by the horns and pull it down. Diba? Sir, another question, sir. There's a persistent clamor for law enforcers to crack down on rampant oil smuggling in the country. And Poro Point is suspected as one of the entry points. What are you going to do about this? Yung oil smuggling ko na yan, if that's the case, sorry, first time for me to hear that, okay, pero ang kapag smuggling, ports. Yes, and Poro Point is one of the few ports that are loaded na cargo better. We'll have to assist yung Philippine Ports Authority siguro to check on this, maybe customs. I don't know, first time for me to come across that one. But the evidence here in Region 1 is that there is a proliferation of gasoline stations that offer lower prices than Metro Manila. So that's one circumstantial evidence that smuggling is really happening here. I'm Abby Belena from Istandang pala. Oh, okay. Ang masasabi ko lang po doon, we'll have to look into it. Ang unang magre-reklamo dapat yan ay yung mga big companies because natatamaan sila. Yung mga big three. Metro, Shell, Caltex, maybe Total. Sila dapat ang anong magre-reklamo niyan. Thank you.